dalawang pang puno ko. Good morning mga boss. So welcome back to my channel, Maklag Milya Vlog. So punta muna tayo sa bukid ngayon mga boss. Hasagasin natin bukid natin doon. Okay. So kaninang umaga inaayos ko itong bonsai ko. Yan, nagre-rewire ako. Pinakailaman ko na yung mga gagawin sana nila asar doon. So practice. So yan, inaayos na boss. Okay, sandali lang. Ayan. Okay, oh. Ano sasabihin mo? Ano? Tara na. Subscribe na kayo mga boss, sabi mo. Subscribe tayo mga boss. Bye-bye, sabi mo. Bye-bye. Ang kamay. Ang kamay. Okay, ulit, kamay. Ayan. Tapos tara na muna, gasolina muna tayo sandali. Tapos alis na tayo, nauna na sila Abayaw, tsaka sila tatay, tsaka si Kuyang yung panganay namin. So naglinis sila nung nakaraan doon. So ngayon may papasenso akong kahoy para makagawa ng kubo-kubo. So tara, gasolina muna tayo. Gasolina muna tayo mga boss. Saan na no? 200 ma'am. So pwede sa umaluktan. Let's go. Kasama natin sila Bayaw tsaka si Kuyang. Shout out sa mga nasa France. Shout out sa mga nasa France. Sila sila at Abigail. Ayos ay. Isa. Dahan kasi kulang yung binili natin merenda. Para ang merenda ng mga magkakabaho doon. So dito tayo. Apo. Nasa barangay Timagugan pala tayo mga boss. Bisita tayo sa maghanap kayo. Ay. Kita po. Kumari ko yun. Kumari ko yun. Tagadji kami nga talaga. Timagugan. Siya di pasyara may di dagami. Ay guys, tayo ang mayari ng dagadami. Oo. Sila pong sa iyong. Koros ka na dahil. Koros. Sigente, salamat. Salamat po. Kami na lang siguro na. Parang hindi nakakaya. Oh.
mahirap dito sa baryo namin. Sidecar, kuya, sidecar. Pero pag summer, maganda naman yung daan dito. Yan lang, pag umulan. Talagang ano na rin. Malubak na rin. Pinagawa natin dito itong poso. Hindi lang kasi nagagamit kaya pero pag may natira na rito siyempre pag lang may nagagamit siya medyo malinis na. Nasaan tubig? Ayun, dito yung lupa namin. So, ano to? Kalahating ektarya kami ng ate ko. Dito yung sa akin, tapos yung sa bayaw ko, kila ate. Itong banda. Tapos isang ektarya naman yung kay kuya ko. Dito, isang ektarya. So, dati, meron din talaga kaming lupa rito. So, yung lupa namin nandun. Sa 2 hectares yata, kung di ko nagkakamali, yung pamana sa akin, sa amin ng lola at lolo namin. So 2 hectares yun. Yun ang nag-aral yung nanay ko noon, nag-aral noon, malilit pa kami. Sinanla niya yun hanggang sa hindi na namin nakuha. Kaya ngayon, ito naman, itong lupa na to, lupa ito ng lola ko. Tapos binigay sa kay tito ko, tapos kinuha naman namin. So, binili na lang namin. So, kami sa amin pa rin napunta yung lupa namin, lupa nila rito. Yeah.
Pero punta natin sa bayaw doon. So ililinis na rin sila doon. Grass cutter. Masuka na naman. Uy, may ano na yung pispan namin ah. May tubig na. Pasahin natin yung ano, pispan namin dito. Ayun. Ayun, may tubig na. May tubig na. Ayan ang mga boss. May tubig na tong pispan. Ayan, pwede nang lagyan ng ano to, ng isda. Ayos. Parang makagawa na ng kubo rito para may magbabantay. Maganda dito pag may nakatira na. Malilinisan na itong mga ano natin. Itong lupa natin. Balak din nila nanay na mag-alaga ng ano dito, ng mga hayop. Kambing, baboy, manok. Ano sila bayaw? Tapos magtanim-tanim. Kaya na ata? Huwag nakatimpingan na eh, kasi ata? Na kaya ngayon pa kanan. Ata? Baka nakaup. Lang bumban. Iwanan muna natin sila rito, punta tayo dun sa ilog. So yun kasi yung maganda rito sa amin, yung pinabalik-balikan namin yung ilog namin dito. So maraming mga alaala, yung mga bata pa kami. Tignan natin kung itsura niya ngayon. May mga lumot. Lumot. Pwede yata ilagay sa bonsai ah. Ang dami ah. Malakas na yung ano, tubig dito. Ingat lang dito. Kasi minsan nadudulas ako rito. Lagi ako nadudulas pala. Kaya hindi na kasi nalinisan. Ano natin, may mga lumot. May palaka pa yata dun.
Ganda na, oh. Ah, ano pa dyan, oh. May tumira na narito. Siyempre, malilinisan na rin ito. Mawala na to. So dati daanan namin ito, mga boss. Ito yung daanan namin. Tapos malinis ito, ganyan, gandun. Tapos naglalaba kami noon, nung mga bata pa kami. Naglalaba kami. Nilalatag lang namin dito yung mga damit namin dito. Kasi malinis nga to dati. Nilalatag nyo lang namin dyan para matuyo. Tapos namin pinapatuyo. Tapos kami mga bata naman, siyempre mga ate namin, yung mga ano dyan, mga matatanda, yung mga naglalaba. Kami mga bata naman, dito kami nag-iis-is ng kaldero. Dito namin hinugasa yung mga kaldero namin. Paputihan kami ng kaldero noon. Mga bata to kami. Ganda. Dire-diretso yan. Dire-diretso. Tapos yung last na ito, mga palayan na. Ang mahaba ito. Tapos yung mga bata kami, dito kami nag-slide noon. Siyempre, maliliit pa lang kami noon. Kasang-kasa kami rito. Nag-slide kami doon, hanggang pababa. So, ang tawa na kami. Ang saya. Katulad mga gadget noon. Ang saya. Ang tubig. Tapos ito, laging may isda to. Pero hindi naman ganun karami. Yung mga naliligaw na isda. So marami pa yan, gandun. Gandun pa yan. Ang ano lang kasi rito, pagkatapos umulan, medyo maning tubig. Nalabnaw. Ayan, malabo. Malabo yung tubig. Sarap dito. Maganda pa rito pag naayos yung daan namin. Kaya araw-araw siguro na pupunta ko rito. Kaya baka pati mga pinsan ko, mayroon ganyan na pumunta rito pag maganda yung daan. Malapit lang sana ito. Kaya lang, yung daan kasi malubat. Marami pa kung gustong gawin dito. Siyempre, una, linis. Tapos di-develop namin ito para maging pasyalan. Ab-abot tawag dito, mga boss. Sa Ilocano. Ang ibig sabihin ng ababot, butas-butas sa Tagalog. Yeah, marami pa yan. Maganda rin doon sa loob na yun. Kaya lang, hindi namin masyadong kinupuntahan. So ito talaga yung kinupuntahan namin. Tara doon. Tara doon sa taas. Balik na tayo doon, mga boss. Isa pang maganda rito sa lupa namin, madali na lang magpatayo ng kubo kasi may mga bayog na tayo rito, tapos kawayan.
Tapos marami na rin kahoy. So hindi na natin kailangan na bumili pa ng mga kahoy o kaya metal frame. So dito, ayan no, makikita nyo. So maraming kahoy dito. Tapos yan yung bayog. Kasi may dalawang klaseng kawain dito eh. Dito yung ginagay namin pang poste minsan pag gumagawa kami ng tubo. Tapos yung mga ibang kawayan natin, andun yung malalaki, yung panghaligi. So marami yun. So dito marami na, puro bike dito. Tapos doon may kawayan na panghaligi. Tapos doon sa baba naman, meron ding mga bolo. So yun ang maganda rito sa lupa namin. So ang bibili mo na lang, pako, siyempre kung kailangan ng ano ba yun? Pako, siguro, yun na lang bibili mo, tsaka yung yero kung ayaw mo ng anahaw. So yan, anahaw itong inamin ni Dayaw. Anahaw yan, kaya lang kukunti lang naman. So mas maganda na lang na yero yung ilagay namin, tapos lagyan na namin ng insulation para hindi mainit. Siguro pag nandito na siguro sila tatay, iwan ko lang kung gusto nilang maglagay ng anahaw. Kasi medyo matrabaho rin kasi itong mga boss, itong paglagay ng anahaw. So gumawa na rin ako ng tubo noon, ano pa ako, namamasada pala ako ng tricycle. May ginawa akong tubo-tubo noon, anahaw yung nilagay ko. So puro kawayan yun yung ginawa ko noon. Kaya lang, siyempre matagal lang ngayon, hindi na natin nagsita. So may mga labong din dito. Rabong, ayun o. Dito. So, pwede na to. Pwede yung ulam na yan. Pwede yung ulam na yan. So, tingin-tingin ka lang dito. Sa mga kawayan. Siyempre, marami ka dun. Eh, kung dito ka nakatira, madiskarte ka lang. Mabubuhay ka na. Mag-alaga ka lang ng gulay. Tapos, mga hayop. Tapos, minsan dito, meron din, ano, ditong banda yata merong mga wild chicken. So may pupunta rito sa lupa namin para mamaril lang mga wild chicken. Marami daw dyan, sabi nila. So dati ito, nung bata pa kami, malinis ito, itong lugar na to. Malinis talaga. Kasi andito kami lahat, ang ating son ko. Andito kami lahat. Pati yung anak, bali ang bahay dati dito, isa, dalawa. Dalawa lang pala yung bahay noon. Kaya lang, punong-puno na kami. Nandiyan kami lahat ng mga pinsan ko. So, malaki yung pamilya namin. So, yung lupa na to, nga pala maabos. Kami rin, ang, ano, yung kami magkamagkanak rin yung mayari. Yung mga, yung lupa dito. So, walong ektarya yung nandun sa pinsan ko. Yung kasi pinakamalaki yung namana niya sa lola at lolo namin. So ito sa amin, 2 hektarya. Tapos yung isang pinsan ko naman, 2 hektarya rin yata. So dati, nasa 42. 42 hektarya yata to dati. Mga boss. Alam ko. So ngayon, siyempre matagal na. Maraming nangyari. Siyempre mga bata pa kami noon. Di namin alam kung saan napunta. Yung ibang ano, may maaring naibenta na nila. Isa pang ano, nagkaroon ako ng inspirasyon na ayusin itong lupa namin. Lalo akong ginanahan nung namasyal ako dun sa bahay, isa farm ni Boss Jimmy, Jimmy Speak TV, yung vlogger dun sa Nueva Ecija. So kung nakita ko yung mga tanim niyang lusog, tapos sa marami rin isang buyer na napapagkakitaan niya na rin yung mga halaman niya. So ngayon, nag-start na rin siyang mag-alaga ng mga hayop. So ayun, lalo akong ginanaan nung nakita ko yung farm niya. Ang lulusog ng mga gulay niya. So sabi ko, sayang naman itong lupa kung hindi natin mapapakinabangan. Sayang hindi yung taon na lilipas kung hayaan lang natin na nakatiwang-wang dito. So mas maganda na yung taon na yun, napapakinabangan natin itong lupa natin. Isa pang ano, gusto ka talaga kasi isa pang dahilan na gusto kong magpatay ng tubo dito, sila nanay at sila tatay, lalo na si nanay.
gustong-gusto niya talaga na magtanim. Yun ang lagi niyang pangarap na sinasabi sa akin mula nung bata kami. Pag nag-retire daw siya, kasi teacher si nanay ko, pag nag-retire daw siya, gusto niya daw na magkaroon ng kubo tapos magtanim dun sa lupa. Ay sarili siyang lupa na pagtatamnan tapos mag-alaga ng mga hayop. Yun yung mga gusto niyang gawin pag nag-retire siya. Kaya gusto kong ibigay sa kanya yung pangarap niya. Siyempre, hindi ko naman magagawa yun na ako lang. Dapat tulungan din ako ng mga kapatid ko. So yung mga kapatid ko naman, wala namang problema sa kanila. Siyempre, share-share kami. Ganyan naman talaga kami magkakapatid, nagtutulungan talaga. So yan, share-share kami dito sa lahat ng gastusin dito. Sa ngayon, ako pa lang yung gumagastos dito. Kasi wala naman sila rito sa Pilipinas, nasa abroad sila ngayon. Magpag-usapan na lang namin pagdating nila. So si Bayaw, andito na siya. Siya na yung naglilinis dito sa lupa namin. Ayan o. Kasama niya si yung panganay namin, yung kuya ko. Yung kasama niya naglilinis dito. Si Bayaw, talagang wala ka masasabi kay Bayaw, talagang sipag. Siya rin nagpapairam sa akin ng sasakyan. Minsan nga, pag hiniram ko, kumasama siya, parang may driver na rin ako. So ganyan kabait yung Bayaw ko, talagang parang hindi na rin na siya naiba sa amin. Talagang kung may mga activities kami, kaya may mga problema kami sa bahay, pati siya naiintindihan niya. So ganun din, siyempre, mag-ganun din ang misis ko. So wala, hindi naman siya matamot. Kung paano kami, paano yung banding namin na magkakapatid, ganun din yung mga asawa namin. So lahat sila nakikipag-participate sa mga plano namin. Kaya dito, pati yung ipag kong isa, siyempre may... ni kuya ko to, lupa nila to. Siyempre mag-asawa sila, lupa nilang dalawa yan. So yan, pati sila nakipag-participate sa amin, pati yung pamilya nila. So tulong-tulong lang kung sino yung may time, sila yung pupunta rito sa bukid para maglinis. Kaya kung sino may pera, sila yung munang gagastos. So ngayon, dahil ako lang muna yung nandito, ako muna yung gagastos. Siyempre, pagdating nila, sila naman. Ganun naman lang mga boss, bigayan lang. So, meron, kahit may kusa naman kami lahat, hindi na kailan na sa inyo to, sa ganyan. Basta, parang nag-uunan pa kami na gumastos dito sa lupa namin. Pagod na si Bayaw. So hindi pa naka sa sampa niya sa next month. So sasampa uli siya sa barko. So habang nagbabakasyon siya rito, wala naman daw siya ginagawa. Gusto niyang pasyalin tong lupa namin at maglinis. Ano naman yung kuya ko, yung panganay namin. Tignan mo, magkakasundo lahat, di ba? Ang sarap po sa pakiramdam pag ganyan mga boss. Ang ganyan yung pamilya ninyo. Lalo na pag may problema. Ang sarap na sa pakiramdam. Yung malaking problema, napapalit namin pag kaming lahat ay sama-sama. Ayan na, merinda muna tayo mga boss. Ayan, may biscuit. Tapos soft drinks. So yan lang naman yung nabili natin doon sa tindahan kanina. So pahinga lang muna tayo.
balikan uli natin ito sa susunod na punta natin. So, mainit na. Hindi sana kami matutuloy ngayon kasi umulan kagabi. Baka mahirap yung daan. Ngayon nag-text yung nagsisinso. Tuloy daw sila. Kaya ayun. Na tumuloy rin kami ngayon. Kaya medyo tinanghali na kami. So maganda sana na magtrabaho rito. Yung wala pang araw para hindi ka kagad mapagod. So yung per karga pala ng ano dito. So hindi per burpit yung singil nila. So per karga yung renta nung nagsisinso. 350 per karga. Ewan ko lang kung nakailang karga na sila. So dito ilalagay yung bahay. Manda. So yung kubo-kubo na maliit. Laki ah. Ah, may sira na. Ito yung mga galing sa baba kasi baluktot. Gagawin na lang natin upuan yan. Upuan. Tapos yon coffee table. Yan, pwede pa yan. So lagyan lang ng design. Metallic epoxy table table. Kaya lang medyo mahal yon. Tapos ito yung isa na poste natin. Yan yung isang poste natin. So, apat na poste. Ayan. Okay na. Potong-potong din yung lagi data hanggang mabali na. Okay. Kaya kita bunong-bunong yung data. Okay. Tapos yung iba, andun na. Tapos yung akasya naman, meron pa doon. So, kulang na lang dyan, pako tsaka bubong kawayan, meron naman tayong mga kawayan rito, pwede na yun. So yan, natapos na. So natapos na silang magkarga. So nakapitong karga tayo dun sa sinso natin. So 350. So time is 7, so 2,450 yung babayaran natin. Okay, so ito na, yung bayad. Ito Brad, kanya yung suklin. Dapat yung suklin ng 50. Ayan. Okay. Baka sila na rin gagawa daw ng kubo, sabi nila. Okay, uwi na tayo. So yung kulang na lang dito, yung mga hollow block cemento. Tapos yung poste ng kuryente. So yun din yung isang asikasin natin dito. So sabi ng mga kamag-anak namin, sila na rin daw gagawa.
pakitandak sa dikit ya. Video ata pa yaw. Aka video ito mga boss. Pinapakitaan ako ng mga ano una. Hop, tika. Nako, yun lang. Kanya pa ba, Alan? Okay, dito na tayo, oh mga boss. Woohoo. Init. Ah, init. Dito na tayo. Okay, ituloy ko na lang itong ginagawa ko. Hi. Hi, what are you doing? Wow, may salas na tayo dyan. May isa. Ligo ako. Okay.